Magandang balita, BRP Sierra Madre. Patuloy ng kinukumpuni ng AFP. Iyan ang makikita sa panibagong video na inilabas ng China kung saan ang isang bangkang pangisda mula sa Palawan ay nasundan ng Chinese Coast Guard at napansin na may kabigatan ang dala nito na pinaghihinala ang mga kagamitan upang kumpunihin ang ating barko. At sa sumunod na video ay makikita ang pag-angat ng mga ito patungo sa itaas na bahagi ng BRP Sierra Madre hanggang sa sumunod na eksena ay tila may nagwe-welding na sa loob nito. Ang naturang video ay inilabas ng China bilang pagkundina sa pagpapadala ng AFP ng mga materyales patungo sa BRP Sierra Madre upang kumpunihin ang nasabing barko. Gayunpaman para sa Pilipinas ay karapatan natin na kumpunihin ito upang mapangalagaan ang seguridad hindi lamang para sa mga sundalong nakaistasyon dito subalit pati na rin sa pangangalaga ng ating teritoryo. Kaya naman sa tagpong ito ay malinaw ang pagnanais ng administrasyong ito at ng sandatang lakas ng Pilipinas na pangalagaan ang ating teritoryo. Gayunpaman sa nakaraang pangyayari noong June 17 ay hindi natin maialis na nagkaroon talaga ng pagkukulang sa side ng AFP dahil malinaw sa mga lumabas na video na nilapastangan lamang sila ng mga Chino sa kabila ng kanilang kalamangan sa posisyong ito. Kung iisipin kasi nating mabuti, bukod sa tatlong malalaking hardshell inflatable boat ng AFP sa videong ito, ay mayroon pang mga Pilipinong sundalo ang nasa taas ng BRP Sierra Madre kung saan naganap ang tagpong ito. At kung ipinakita lang ng ating mga sundalo sa mga Chino na handa silang gumamit ng armas laban sa mga patalim at palakol ng China, ay marahil hindi sila nagawang kayan-kayanin ng mga ito. Kaya't masakit mang aminin ay malaki talaga ang pagkukulang ng AFP sa tagpong ito. Gayunpaman ay wala namang perpekto at tiyak ay mauulit at mauulit pa ang ganitong senaryo. At sana sa pagkakataong maulit ito ay palaga na sila ng ating mga sundalo. Kung pumalag kasi ang AFP sa pagkakataong ito, ay magiging malinaw na sana sa lahat na isang armadong pag-atake ang ginawa ng China na magti-trigger na sana sa mutual defense treaty natin sa Amerika. Subalit dahil hindi nga pumalag ang AFP laban sa mga palakol at bolo nila, ay nagagawang iparating ng China ngayon na ang kanilang mga dala ay para lamang sirain ang dala ng ating mga sundalo para pigilan ang pagre-reinforce sa BRP Sierra Madre. Sa madaling salita, dahil sa hindi tamang tugon ng AFP sa pagkakataong ito, ay nagsilbi na lang coercive action ang ginawa ng mga Chino at pati tuloy ang administrasyong PBBM ay nadamay sa kapalpakang ito. Kaya't kung mapapansin natin ay hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang Pangulo at hindi ito dumalo para parangalan ang napinsalang sundalo. Malinaw kasi na sa mga nakaraang pahayag ng Pangulo ay paulit-ulit nitong sinabi na hindi tayo palulupig sa kahit na sino at ang isa pang madalas na pahayag nito na huwag hayaang mag-escalate ang gulo ay isang malinaw na pahayag na ipinuposisyon niya ang ating bansa sa defense position laban sa mga Chino. Pero sa pagkakataong ito ay tila nga nalupig ang AFP ng mga Chino kaya't isang kababawa na isisi ito sa Pangulo. Dahil ang bawat kaganapan gaya ng ganitong engkwentro ay taliwas sa di palulupig na ipinag-uutos ng Pangulo at lalong hindi maituturing na maximum tolerance lang ang ginawa dito ng ating mga sundalo. Kaya't ang pagkukulang sa sitwasyong ito ay responsibilidad lamang ng mga sundalong naharap sa tagpong ito. Gayunpaman ay wala namang perpekto as long as nananatili ang pagnanais ng ating gobyerno na mapangalagaan ang ating teritoryo. Kaya't sana ay magsilbing aral na ang pagkakataong ito at mas maging matalino pa ang ating mga sundalo kung papaano nila ika-counter ang China sa mga pagkakataong ganito. Samantala, sa panibagong ulat ay inirekomenda ng National Maritime Council sa Pangulo na isapubliko at gawing regular ang rotation and resupply mission ng ating mga sundalo at base sa mga pahayag na Executive Secretary Lucas Bersamin ay layunin nito na inormalize na ang resupply mission sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa China. Sa madaling salita ay naniniwala ang konseho na kung ipaalam natin sa China ang resupply mission ay walang mangyayaring gulo. Kasi parang nagkakaroon naman po tayo ng regular resupply mission sa Ayungin, di ba po? Ano po yung magiging difference? Well, we just don't know that if the reason for this is there was no prior knowledge on the part of China that we were resupplying. They knew that we had to resupply, that we were resupplying. It's just a normal, routinary matter.
So because I think this is a matter that can easily be resolved very soon by us, and if China wants to work with us, we can work with China. Subalit malinaw rin naman na hindi papayag ang China na i-reinforce natin ang ating barko dahil hinihintay na lamang nilang gumuho ito. At kung makikipagkasundo tayo sa China na pagkain lang ang ating dadalhin sa BRP Sierra Madre, ay tiyak mas malaking problema kung mahuhuli nilang magdadala tayo ng mga materyales para kumpunihin ang barko. Gayong nais pala nating isulong ang transparensiya sa mga Chino, kaya't maaaring mawalan ng kasaysayan ang sinimulan ng Pangulo para kumpunihin ang barko kung aaprubahan niya ang rekomendasyong ito. Ang nararapat kasi sa panahong ito ay aminin natin ang pagkukumpuni sa barko dahil karapatan naman natin ito para sa ipinaglalaban nating teritoryo. At upang maging matibay at ligtas ang barko para sa ating mga sundalo, maaari din nating sabihin sa China na kung nais nilang pumayag tayo na alisin ang ating barko sa Ayungin Shoal, ay marapat lamang na alisin rin ng China ang lahat ng artificial island nito sa ating mga isla, partikular na sa Scarborough, na noong sinaunang panahon pa lamang ay pinangingisdaan na ng mga Pilipino. Gayunpaman, dahil nga ang Pangulo ang bumuo ng konsehong ito, ay may posibilidad na maaaprubahan pa rin ito ng Pangulo. Gayunpaman ay maaari namang ibahin ang layunin ng rekomendasyong ito, gaya ng ipinahiwatig ni Lucas Bersamin na makipag-ugnayan sa mga Chino. Dahil maaari naman talaga nating isapubliko ang bawat resupply mission ng bansang ito, subalit hindi para makipag-ugnayan sa mga Chino, sa halip ay upang ipakita sa mundo na wala tayong dapat ikabahala sa rotation and resupply mission sa ating teritoryo, dahil malinaw sa international na komunidad na ito lang ang ating paraan upang mapangalagaan ang natitira nating teritoryo na ipinagkaloob sa atin ng international law na nagbabasura naman sa claims ng mga Chino. Kaya't ang rekomendasyong ito na may layuning makipag-ugnayan muli sa mga Chino ay isang desisyong maaaring ireporma ng Pangulo, at ang pagkukulang ng EFP sa tagpong ito ay maaari ring i-improve ng ating mga sundalo. Kaya't ang ilang maling desisyon na nagaganap sa ilang ahensya ng gobyerno ay hindi basta na lang maaaring isisi lahat sa Pangulo, dahil ang bawat ahensya ay may diskarte para ipatupad ang mga layunin nito na hindi sa lahat ng pagkakataon ay makokontrol ng nag-iisang Pangulo. Kaya't magpasalamat pa rin tayo dahil malinaw ang layunin ng Pangulo na hindi palulupig sa kahit na sino, at ang kailangan lang nating gawin para magkaroon ng ambag sa administrasyong ito ay magbigay ng boses sa maling pamamalakad ng ilang ahensya ng ating gobyerno upang maisulong ang tunay na layunin ng Pangulo. Kaya't palaging maging matalino at himay-himayin ang nagiging aksyon ng bawat ahensya ng ating gobyerno, dahil kung tuluyang malilihis ang isipan ng tao dahil lamang sa pagkakamali ng isang sangay ng gobyerno na sisira sa isang pangulo, ay posibleng tuluyan ng mawala ng pag-asa ang lahat ng Pilipino na lalong maglalapit sa atin sa pananakop ng mga Chino.